Good morning mga Kalingap viewers. Good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Shout out po kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna. Please po pag-support ang kanilang YouTube channel. At syempre, shout out sa aking kumparing July and RP Max. Good morning sa iyo, paring July. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga advokasya ng Team Kalingap at syempre po sa pabahay ni Kuya Will at ni Lawrence at ni Cleo. Mga Kalingap, sa umagang ito, habang tayo ipapunta po sa lugar ni Kuya Willie at Ate Chanda Dalawin, na mayroon pong lumapit sa akin dito at humihingi po ng tulong din. As kung maaari sana matulungan natin itong isang babae na medyo may problema sa pag-iisip. Siguro dahil lang sa nawala ng makakain or nalipasan ng gutom, kasi ayon sa ating mga nakausap, dati raw may kasama ito yung kanyang nanay. Ngayon, kasunga lang nung pumanaw ang kanyang nanay, mukhang na-depress ito at ito na ang kinalalabasan. Mga Kalingap, samahan niyo ako at kausapin natin kung ano po ba ang ating pwede may tulong sa kanya at ano pa ang ating maibigay na mga bagay-bagay na kung kailan, kung saan makatulong tayo ng kaunti sa mga simpleng pamamaraan. Samahan niyo po ako at puntahan natin siya. Let's go! So, mga Kalingap, papasukin natin si ang pangalan din nito ay si Cheryl. Cheryl. Ate Cheryl. Cheryl, good morning. Good morning sa iyo. Kaway mo na diyan. Ate, good morning. Ate Cheryl, saan ba ang bahay mo? Ha? Tama, samahan mo ako, ta. Andiyan sa likod. Tara, samahan mo ako doon. Tari ka. Ha? Magpapahangin ka? Oo. Ate Cheryl, nasaan na si mama mo? Kayo na lang mag-isa dito? Isa-isa ako. Sambal na po ako mga kasama. Taga saan baga kayo, Ate Cheryl? Anong lugar? Sa Bukwan. Wala yun. Sa Mindoro. Mindoro? Ang mga kapatid mo nasaan na? Wala na rin nga. Nasa kasama na rin nila. So naiwanan ka dito mag-isa? Ate Cheryl? Ang almusal ka na? Bilang kitang almusal? Ikaw na lang bibili? Ha? Kung nalang ako na nabili sa tindahan, pag nalang ako nga taga pangamil ako. Ano bagang gusto mong almusal, Ate Cheryl? Ano, tinapay or kanin? Hindi, anong almusal baga? Anong almusal gusto mo? Tanghali. Saan ka nabiling kanin? Wala ko nga. Wala ko yung nabawa ko ng pagkain. Hindi, mabili baga kita? Mabili kita? May pera man baga ako dito? O, bigyan kitang pera, pambili. Gusto mo man. Oh, dagdag mo dyan sa pera mo. Asan yung pera kanina? Binigay ko sa iyo. O baka mawala. E, patingin, baka mawala baga. Hindi, ma'am po, marunong ako. Ayan, sige. Mga papel. Ayan, o magkano ni? Magkano yan? Ha? Sandaan. Ganun pong malit ang kulay eh. Kung nalapok na kapita ng ganito.
100. Ito anong kulay ni? Cheryl, anong kulay ni? Oh, ano ni, magkano ni? Oh, hawakan mo. Oh, magkano 'yan? Magkano 'yan? 20 piso. Ha? 20. Ay, 20. Matalino si Ate Cheryl ah. Ah, magkano na ang pera mo lahat, ate? Ah, di mo kabisado ang kwenta. O, may binigay ako sa'yo kaninang 250, tapos 100, tapos 20. O, yan, o. Wala ko nga ng mga pangalan, 20, 100, 20 pa rin. Ate Shee, Ate Shee, bibigyan ka namin ng pagkain ha, kakainin mo ha. Nagpaluto ako doon, nagpaluto ako. Dito ka lang araw-araw. Ate Cheryl, bakit ano? Bakit hindi ka nag-asawa? Ate Cheryl, tanungin kita, ilang taon na ba si Ate Cheryl? Papa, 34 ka na? Ah, 34 na si Ate Cheryl. Ate Cheryl, ganito ha. Bukas, babalik ako dalang kitang damit ha. Pero, Ate Cheryl, okay man sa imo, babalikan kita. Baka galit ka sa akin. So, hindi ka man galit? Hindi man po nga. Ay, sige. Ayan. Ate Cheryl, pundahan natin yung bahay. Masamahan mo ako, halika. Ituro mo lang sa akin. Tapos mabalik lang kita dyan. Sige. Iyan nga, hindi man kita kasi siyempre bahay mo magaling. Saan ba ka? Saan? Saan ang gamit mo? Turo mo sa akin? Yan lang po ha? So ito ang gamit mo. So ito mga kalingap. Ito yung gamit ni Ate Cheryl. Ito, marami ka palang kutsara ay. Asan ang baso mo? Ay. Ini dito, ano ini? Oh. So, ini sa iyo? Ito mga kalingap o yung kwarto, pero dito daw, dito ka natutulog. So dito siya natutulog mga kalingap. Ito po, kung makita ninyo, buksan natin ha. O ikaw magbukas para makita ito dahil bibilan kita ng magandang higaan. So ito na yung unan mo. Nasaan yung iba mong damit? Wala po yung nandiyan sa inyo. Nasa kamukong lagaya. Hindi. So, wag ka mag-alala Ate Cheryl ha. Bibilan kitang damit ha. Tapos bibilan din kitang higaan. Kasi ang higaan mo baga, nasa siminto ka baga o. Oh. Oh, kawawa ka naman baga. Is ini, ginagamit mo pa ini? Kainan ko kung ano mga pinggang ko yan. Uyan, lahat ng mga pinggang. Ito lang ang mga pinggan mo, kainan mo. Opo, yan. Nasa ang, oh, ito, ginagamit mo pa ito. Opo nga, o mga baso kong pula, o may mga kuya na po at nangyong. Eh, ano ini? Ano ni? Mga plastic po yan, hindi mo po po. Pagpag ko nga ni, mga gamit. Pero may nakita ako, ay, yun, marami ka bagang suklay, ay. Ilan ba? Eh, baga, o? Oh. Tatlo lang po yan. Tatlo lang? Oo, yun po, hindi mo nakabitin.
Ay. So, Bibi, magdadala ako ng damit sa iyo. Dadalhan ka ni Lin TV 143 at saka dadalhan ka namin ng gamit at saka unan at saka folding bed. Ano? Ayun. Ate Shea, Ate Shea, di ka pa nagpamahaw? Antay mo kasi nagpabakal akong katanon. Makakanin ka na. Antayin mo muna. Ate Shea, Ate Shea, makinig ka. Kaibigan mo kami, mabait kami sa imo. Oo, sige, doon magpapahangin ka. Oo. Sabang kukudang maliit na po. Ayun, chinelo sa pagdating ng pagkain. Ate Shea, salamat sa iyo, Ate Shea, ha? Oh, thank you ha, salamat. So ito mga kalingap, dito lang talaga siya nakahiga. Diyan siya nakahiga sa siminto, kaawa man. At according po, nakausap natin yung mga barangay official dito, pansamantala nila ilang pinatira dito kasi wala nga daw matirahan. At itong bahay na ito, bakanti daw ito, kaya dito nila muna, pansamantala lamang. So malinis naman si Cheryl sa kanyang tinitirahan. Oo, ayan po. Ilang, ito na yung pinakakwarto niya. Paggabi dito siya, pag... sa araw andoon siya sa barangay. Oo, sa barangay siya. According sa iba dito, ito daw tinutulungan din ng barangay, pinapakain din nila kasi nakakaawa dahil dati naman daw kasama ang nanay ni Cheryl. Kaso nga lang nung pumanaw na ang nanay ni Cheryl, doon nagsimula na naging malungkutin daw ito. Ayon sa doon sa DSW na kausap natin yung taga barangay, naging malungkutin at ito na nga nangyari dahil sulo na siya sa buhay. At nagpapasalamat tayo sa mga barangay official at kita paano po pinatira nila dito sa isang bakanting bahay ito na wala naman tao. Kita paano man lang, mayroon siyang kanlungan, mayroon siyang kublihan pag-araw ng tag-ulan at tag-init. At si Cheryl naman daw, hindi naman daw yan umaalis. Dito lang talaga yan sa barangay. Kahit ano mangyari, nakaupo lang daw yan dyan. At siyempre kung may mga meeting-meeting, binibigyan niya ng pagkain. So mga kalingap, isa ito sa ating plano na ilapit na naman natin kay Kalinga Prab. Malay mo, baka matulungan din ni Kalinga Prab ito, si Cheryl. So sana po, ipag-pray natin mga kalingap. Ang ganitong tao, kailangan nila ng tulong. O yung mga ganitong klase ng tao, kagaya kay Cheryl na hirap din sa buhay. So tulungan natin mga kalingap. So ito lang po yung kanyang una akong nakita, yung kanyang higaan, karton lang at banig ang kanyang mga unan. So siguro gawa natin to ng paraan, susunod na araw, anuin natin ito, tulungan natin siya na maayos, babilan ng damit, gamit, especially po yung kanyang higaan talaga. So ang plano ko kahit folding bed man lamang. So mga kalingap, suportahan niyo po ang ating channel. Hiningi ko po ang inyong taimtim, ang inyong solid na pagsuporta po na huwag po kayo mag-skip ng ads kasi po sa mga ganitong tao mga kalingap, wala na po talaga silang ibang sandalan. Umaasa na lang po talaga sila sa atin. Pero take note ha, si Cheryl hindi na mamalimos. Kanina pagdating ko, napakabait ka usap. Bago ko sa binlag, nag-usap muna kami behind us off cam. Mabait siya, matino. Binibiro-biro ko pa nga kanina. So sila po talaga ang ating tutulungan, ang gagawa ng pamamaraan. At kasi ito malapit lang ito, mga ilang 30 minutes lang papunta kila Kuya Willie, kaya Lawrence. So bago dumating doon kay Kuya, kila Kuya Willie, madadaanan mo muna itong si Cheryl na isa sa mga ating nakita ngayong umaga na scout natin. Che, saan mo ilalagay yan, Che? Para hindi kainin ng aso. Ah, sabit mo dyan. Sige, sabit mo doon. Wow, nagtanggal pa siya ng chinilas, oh. Galing ni Cheryl, ah. So, isasabit mo dyan para hindi maabot ng pusa, no? O, yun. Yan. Wow, sarap ng pagkain mo. O, yan, sabit mo lang dyan para... Tapos bukas, padalhan kita ulit ng pagkain, ha? Oh, sige. Oo. Ayun. Pero wag mong kalimutan, baka kumain ka, baka makalimutan mo hindi kumain. Oo,
Papahangin ka muna. Basta magpapa. Baka kainin nila dito. Nakasabit daw, sinabit niya. Yung tinapay, narinda mo na lang yung mamaya. Ano? So, mga kalingap, sana po maging solid kayo. Ang laking tulong po yung hindi nyo pag-skip ng ads sa ating mga vlogs. Totoo lang, makakatulong tayo. At ito na naman, bagong project natin itong Cheryl. Sana po, alam mo, sa tingin ko, maayos natin ito, mapakain natin araw-araw, masustintuhan natin siya ng pagkain sa tamang oras. Gaganda ang buhay nito. Maayos ito. So, yun po, mga kalingap. Maraming salamat sa inyo. Yan, maraming salamat. Pangako po yan. Ito, gusto kong gumaling ito. Kulang lang to sa pagkain, kulang lang sa atensyon. Mapakain ng tamang oras, mapaliguan, malinisan. Approve ito. Salamat. Kasi maayos pa sa kausap eh. Matino kausap. So, siguro, sa ngayon, medyo nanibago pa siya. Pero pag napalapit ang loob nito sa atin, aayos ito. So, salamat sa inyong lahat. Salamat muli. Thank you so much. God bless. And support, Kuya Bal, Santos Matubang, Kalinga, Prabat, Ate Ines Blanc. Salamat. At siyempre po, ang Bobby TV 143. At ang misis ko, Lin TV 143. Sa kisama na rin. Salamat po. God bless. Hihirapan niyang kababayan.